بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَبَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدُ مَا مِنَامَهَلْ نَامِن أَتْ غِلِي نَامِن تَغَسُبَيْبَايْ أَتْ تَغَپَكِنِيغ ng ating programa na pinamagatang ang kapatiran sa Islam. At tayo po ngayon sa mabiyayang buwan na ito at sa mabiyayang araw na ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating mga nasimulan. Sa tayo po ay nasa ika-apat na episode na po ng ating programa patungkol sa kapatiran sa Islam. At binabati po namin kayo ng pandaigdigang pagbati sa Islam at yun po ay ang Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga mahal naming mga kapatid sa Islam, natalaki po natin sa nakalipas na episode o serye ng ating programa ang patungkol sa mga iba't ibang hakbang tungo sa pagkakaroon ng matibay, malakas na kapatiran sa Islam. Nabanggit po natin na mayroong mga importanteng hakbang upang makamit natin at magkaroon tayo ng totoo at matibay na kapatiran upang ating maisagawa ng magkakasama ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit po natin sa nakalipas na serye, ang unang hakbang po ay ang pagkakaroon ng pakikipagkilala sa ating kapwa Muslim. Alamin po natin ang kanyang detalye, ang kanyang pangalan, kung saan ba siya nanggaling, kung ano ba ang kanyang kinahihiligan at ano ang kanyang mga ayaw gawin upang ating matulungan sa bagay na kanyang kinakailangan. At ang pangalawang hakbang po ay yung tinatawag po natin at ta'aluf, pagkakabuklod-buklod ng mga damdamin, mga puso sa pagitan ng mga mu'min. Dahil sa unang hakbang, kayo ay nakapagkilala at pagkatapos nun magkakaroon ng pagkakabuklod-buklod ng inyong mga damdamin at inyong mga puso. At tayo po ay magpapatuloy ngayon sa susunod na hakbang. Dahil hindi natin kayang abutin ang magkaroon ng malakas at matibay na kapatiran maliban lamang kung ating dadaanan ang mga hakbang na ito. Kasunod po dito mga kapatid sa Islam ang tinatawag na at-tafahum, pagkakaintindihan sa pagitan ng mga Muslim. هو أن يتفاهم المسلم مع أخيه المسلم على الأصول الكبرى في الإسلام أولا ثم على بعض ما يتفرع عن هذه الأصول من مسائل وقضايا يحتاج فيها إلى التفاهم. Kailangan tayo bilang mga Muslim, kailangan tayong magkaintindihan sa mga mahahalaga at importante, malalaking isyu tungkol sa Islam, sa usulul Islam. Kailangan tayong magkaintindihan upang magtulungan tayo sa mga bagay-bagay na ito. At kung mayroon man tayong mga hindi hindi isa ang ating opinion patungkol dito, hindi naman ito hadlang upang magkaroon tayo o magtulungan tayo sa mga bagay-bagay na tinatawag na al-usul fil Islam. Kung mga bagay-bagay na maliit na magkakaiba tayo ng opinion, hindi tayo iisa ng opinion, so hindi po ito maging hadlang o hindi po yun maging problema upang tayo magkawatak-watak. So, kailangan po tayong magkaunawaan. Sa anong bagay po tayo dapat magkaroon ng pagkakaintindihan, pagkakaunawahan? Unang-una, al-i'tisamu billahi subhanahu wa ta'ala. Nararapat lamang na panghawakan natin kung anuman yung kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagsasagawa sa lahat ng kanyang ipinag-utos at pag-iwas sa anumang bagay na kanyang ipinagbawal. So, yun po yung unang-unang hakbang o unang-unang bagay na kailangan nating magkaroon ng pagkakaintindihan. Intindihin natin na si Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay magkaunawahan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos ng maraming mga kautusan at nagbawal rin ng mga iba't ibang bagay na kung saan kailangan nating maunawaan ang ating mga kasamahan. Pangalawa po dito mga kapatid, al-i'tisamu bihablillahi wa hablullahi huwal Quran al-Karim. Nararapat rin na magkaroon tayo ng pagkakaunawahan sa paghawak
sa lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala. At alam po natin na ang lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tali, ay ang kanyang relihiyon at ang Al-Quran. Ay alal muta'akhina fil islami an yatakhallaku bi akhlaqil Quranil Karim kama kana kadhalika al-qudwa al-ma'asum sallallahu alayhi wa sallam. Ibig sabihin, al-i'tisamu bihablillah an natakhallaka bi khuluqi al-Quranil Karim. Kailangan may sagawa natin kung ano man yung mga mabubuting gawain, mabubuting asal na napapaloob sa Quran, kagaya ng pagsagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nabubuhay. Dahil alam natin, ang asal at ang pag-uugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naayon mula sa Quran. So kailangan po sa ating mga Muslim, magkaroon tayo ng pagkakaunawaan, tayo po ay magtulungan upang may sagawa natin, may isabuhay natin ang mga mabubuting aral mula sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. والتعاون والعمل على إزالة أسباب الجفوة والخصام والفرقة وذلك عمل أساسي يطالب به كل مسلم ناحية إخوانه المسلمين. Kailangan tayong magkaroon ng pagkakaunawahan upang alisin natin o iwasan natin ang anumang bagay na magdudulot sa atin ng pagkakawatak-watak, pagkakahiwalay, pagkakaroon ng alitan sa ating mga pagitan. So nabanggit po natin kanina na maaring magkaroon ng mga ibang dahilan, maliliit na bagay na pwede tayong magkaiba ng opinion. So kailangan po, para hindi po tayo magkakawatak-watak, kailangan po natin intindihin ang ating mga kasama, ang iba sa atin. Kasunod po na hakbang dito mga kapatid sa Islam, nabanggit po natin, yun po yung pangatlong hakbang, magkaroon ng pagkakaunawahan, pagkakaintindihan sa pagitan ng mga mananampalataya, sa pagitan ng mga Muslim. Kasunod po dito mga kapatid sa Islam, ang tinatawag na at-ta'awun. Kanina, pagkakaunawahan. Ngayon po, pagkatapos nating magkaunawahan, magkaintindihan bilang mga magkakapatid sa Islam, nararapat sa atin na tayo'y magtulungan. Dahil ang lahat ng mga kautusan sa Islam, karamihan sa mga kautusan ng Islam o kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay naiatas o para sa ating lahat at gawin natin, isagawa natin nang tayo ay magkakasama. Hindi kaya ng isang tao palaganap o di kaya itayo ang relihiyong Islam maliban lamang kung kasama niya, kanyang kasama ang maraming mga kapatiran o kanyang mga kapatid sa Islam. So pagkatapos nating makilala ang ating mga kapatid, tayo po ay magkakabuklod-buklod sa ating mga damdamin, tayo po ay magkakaintindihan, at sa ganun, tayo po ay magtulungan. وَهُوَ الْمُعَازَرَ وَالْتَّضَاهُرُ وَكَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمُعَاوَنَ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَهُوَ الْبِرُّ وَتَرْكُ الْمُنْكَرَاتِ وَهُوَ التَّقْوَى. So, kailangan, nararapat po sa ating mga Muslim ang makipagtulungan. Huwag po nating sabihin na iasa na lang natin sa ating mga leader o iasa na lang natin sa mga ulama o sino man dyan na responsable. Kailangan po sa lahat ng gawain sa Islam, tayo po yung makipagtulungan. Tulungan natin ang ating kapatid kung siya ay nahihirapan sa pagsasagawa ng mga ibada. Tulungan natin siya, palakasin natin ang kanyang loob, bigyan natin siya ng mga nasiha upang sa ganun magampanan natin ang tungkulin bilang magkakapatid sa Islam. Ang kasunod po dito mga kapatid, o ano po yung nilalaman ng tinatawag na pakikipagtulungan? O ano ba yung mga halimbawa nito? Kabilang po dito, at ta'awun halal amri bil ma'rufi wa fi'lil khayrat wa umarasu ta'ati akhzan minal hadiyil islami al-asil alladhi fahwahu khayrul ashabi man dhakkarak idha nasit wa anaka idha dhakart. Kailangan po tayong magtulungan sa pagpapalaganap ng mga mabubuting aral, pag-utos ng mabubuting kautusan mula sa hadith, mula sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, makipagtulungan tayo, tulungan natin ang ating mga kapatid sa pagsasagawa ng mga ibada. Ganun din, at ta'awun ala tarkil munkarat, makipagtulungan tayo upang alisin, upang iwasan, ipagbawal natin sa ating mga kapatid, sa ating mga kasama, ang anumang bagay na alam natin na ito ay taliwas sa katuruan ng Islam.
Ganun rin po mga kapatid sa Islam, at ta'awun ala takribin nasi wa tashji'ihim ala ay yakunu ma'al haq. Tayo rin ay makipagtulungan upang hikayatin natin ang ating mga kasama, upang kanilang magampanan o kunin kung ano man yung totoo, kunin kung ano man yung tamang pangaral sa Islam. Kasi may nakikita rin tayo o maaring mapunan natin sa mga sa ating pakikihalubilo, pakikisama, na mayroon sa ating ibang mga kasama ang gumagawa ng anumang bagay na sa kanyang paningin o sa kanyang opinion ito ay tama, ngunit ito pala sa katotohanan ay taliwas sa katuruan ng Islam. So tayo po ay makipagtulungan, hikayatin natin sila na gawin kung ano man yung tama. At pagkatapos nun, pagkatapos nating magkaroon ng matibay at totoong pakikipagtulungan, susunod po doon ang tinatawag na panglimang hakbang. Yun yung tinatawag na at-tanasur. Kung ating titingnan ang kalima, ang salitang at-taawun at tanasur, kung titingnan po natin parang magkahawig lamang o pareho lamang ang dalawang salitang ito. Ngunit may malalim pong kahulugan ang tinatawag na at-tanasur. At-tanasur, kung bibigyan natin ng kahulugan sa Tagalog, ito rin ay o isang uri, o ang kahulugan nito ay pakikipagtulungan. Ngunit ito ay may malalim na maana, may malalim na kahulugan. Kabilang dito, annal akh la yuslim akahu li syarrin aw makruhin wala yakhdhulhu fi mawqifin lahu fihi haqqun aw maslaha. Kabilang rin sa tinatawag na at-tanasur, huwag mong hayaan ang iyong kapatid. Dahil tayo gusto natin magkaroon ng matibay na kapatiran, nararapat po sa ating pagitan. Huwag po nating hayaan ang ating kapatid sa Islam na gumawa ng anumang bagay o siya ay mahulog sa isang bagay na maaring makasama, makadulot, magdulot sa kanya ng masamang bagay. At huwag po natin siyang biguin kung siya ay nangangailangan ng tulong sa atin upang gawin ang isang bagay na hindi naman nakakasira, nararapat lamang sa ating lahat, mga Muslim, na makipagtulungan o tulungan natin siya. Kabilang rin po dito kapatid, wa an ya'khuzal akh bi yadi akhihi fayansuruhu ala shaytanihi alladhi yuwaswisu lahu bishar. Tulungan natin ang ating kapwa, Muslim, na labanan ang kanyang shaytan, dahil ang shaytan alam natin na ibinubulong sa tao na gumawa ng anumang bagay na masama. Kaya hikayatin natin o di kaya gumawa tayo ng anumang paraan, anumang hakbang na mailayo natin ang ating kapatid mula sa shaytan na bumubulong sa kanya upang gumawa ng anumang kasalanan. Kabilang rin po sa kahulugan ng at-tanasur ay ayyan sura ala kulli man yaqifu uqbatan fi tariqil haqqi wal huda. Tulungan po natin ang ating kapatid upang malagpasan ang anumang pagsubok, anumang hadlang tungo sa paggamit ng gabay, tungo sa paggamit ng anumang katotohanan sa Islam. Wa yansurahu zaliman aw mazluman. Tulungan mo ang iyong kapwa, maging siya ay zalim o mazlum. Kung siya ay zalim, siya ang gumagawa ng anumang bagay na hindi makatarungan, nararapat lamang na siya ay tulungan mo sa paanong paraan, pagbawalan mo siya o pigilan mo siya sa anumang kanyang binabalak na masama dahil yung tinatawag na at-tanasur. Kung siya naman, kung sa kanya naman ginawa yung bagay na hindi makatarungan, nararapat lamang na siya ay ipagtanggol mo, siya ay protektahan mo laban sa anumang kasamaan. So yun po mga kapatid sa Islam, napakalino po na ito po ang limang hakbang na kung ating gagawin, isasagawa, makakamit po natin yung tinatawag na matibay, maigting na kapatiran sa Islam. So jazakumullahu khairan at inshallah subhanahu wa ta'ala ating pong ipagpapatuloy ang ating talakayin sa susunod na araw inshallah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi.